Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Brothers and sisters in Islam. Guys, ganun po magbati si Jesus Christ alayhi salam o si Nabi Isa pag sila'y magkikita-kita sa kanilang mga disipulo. Hindi po siya nagbati ng magandang umaga, good evening, maayong buntag o kung ano pa man dyan klase ng pagbati. Ganun po siya magbati ng Assalamualaikum. It means ang kapayapaan ay suma sa inyo. So guys, ay samahan ninyo ako, gumawa tayo ng reaction about sa kay Pastor Talibong. Ayan, sa kanyang mga, kung ano po yung kanyang mga pinagsasabi sa kay Brother Robin Hood Padilla sa gusto niyang isulong ang batas na same-sex marriage. So alam po naman lang lahat yan guys. So mahigpit po ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yan. Pati po sa Biblia, Biblia yan ay isa po yung karumal-lumal. Kaya hindi po natin hindi po tayo sang-ayon dyan. So guys, bago po natin pakinggan ang kanyang pinagsasabi si Pastor Talibong, so please, kung sino po yung hindi nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Bangsa Moro Mix TV. So ayan po. So dali na, samahan ninyo ako at sabayin ninyo po makinig sa kanyang pinagsasabi si Pastor Talibong. Isinuka na at mariing kinundi na ng Grand Imam ng mga Muslim si Senador Robin Padilla na isang balik Islam dahil sa pampanguna nito sa una same-sex marriage. Ito po ang naunang balita, mga kapatid. Sa dami na mga problema sa ating bansa ngayon, mga kapatid, sa napakarami, dulot din sa pandemya, ito po bang divorce bill, ito po bang same-sex marriage ang priority sa ating mababatas, lalo na nitong nangunguna sa pagkasenador na si Senador Robin Padilla? So Pastor Talibong, hindi naman po yan na siguro priority na batas na yan na isulong sa Senado. Oh, tama ka. Pero alam naman yan na hindi pa po yan na batas sa isa pa lang bill yan eh. Kakatawa ka talaga. Nag-focus ka talaga sa issue na yan. Bill pa lang yan. Hindi pa yan siya batas. Pagdibatihan pa yan sa Senado. Tsaka, alam ko, hindi talaga yan pasado. So, alam naman natin lahat yan. Na isa yan na mahigpit na ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At isa rin yan, kasumpa-sumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na batas na yan. Diba? Dahil alam naman natin yung kapanahonan ni Prophet Lot. Oh, di ba? So, pati rin po sa Biblia mo, basahin mo, Pastor, at ituro mo yan. Ituro mo sa publiko, sa mga kasunod, sa sumusunod sa'yo. Yung mga disipulo mo dyan. Ituro mo yan. Ay, nasa Biblia mo rin mo yan. Leviticus 23, kung hindi po ako nagkakamali, isa po yan, kadumal-dumal, karumal-dumal. Di ba? So, grabe ka naman talaga mong salita, Talibong. Yung Talibong naman naraya. So, marami po akong nakita na yung mga debate mo ay isa ka naman narayang pastor. Tingnan natin yung kanyang pandaraya sa debate ng kanyang kasamahan na Kristiyano rin. Yan, samahan ninyo ako guys. Kung paano siya mandarabong mag-debate.
Ang pandaraya sa debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawa ng Iglesia Katolika. Ano ang kalaban natin dyan sa debate o diskusyon? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, si Mr. Wendell Talibong. At doon sa pinaka-proposisyon, ano yung paksang pagtatalunan na nasa afirmatibo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Patutunayan nila na ang Iglesia Katolika na kanilang kinabibilangan ang siyang iglesiang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo tutol. Opo, tayo ang tutol. Kayo kapatid na Ramil ang inatasan ng pamamahala sa Iglesia para hubarap sa nasabing debate o diskusyon. Gayamang wala naman talagang mababasa sa Biblia na ang Panginoong Hesukristo nagtayo o nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, paano nalantad ang ginawang pandaraya at ito yung malaking kahihiyan sa panig ng Iglesia Katolika? Kasi nung ginamit kasi yung Mateo 16:18, nagtanong ako sa kay Mr. Dalibong. Sandali, Mateo 16:18, ano ba nakalagay doon? Itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang nakalagay doon. Ang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo. Nang tinanong ko, diyan ba sa binasa mong talata, mayroon bang nakasulat diyan, Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Ay, nakipag-showdown si Mr. Dalibong, kapatid na Michael. Yan ang kinatawa na Iglesia Katolika Romana. Aba, binasa niya, showdown, pinakita sa moderator, ang dala-dala niya na Biblia, confraternitive version. Mm-hmm. Confraternitive version. Pagkatapos, nakita namin. Nakita ko, confraternitive version. Eh, meron din akong dalang confraternitive version. Mm-hmm. Bihira lang kasi yung saling yan eh. Yun pala, pinalitan yung pahina. Buong pahina? Yung buong pahina. Madali lang naman gawin yan eh. Pupunta ka lang sa printing press eh. Nakalagay doon, ayan, napapanood na ninyo, I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church. Ayan, sa kabahaging yan, tingnan natin, panoorin natin, ito yun. Chapter 16, verse is given and given. And I, Sibi, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell cannot prevail against me. Tingnan ninyo, tanaw, parehong Biblia, basahon ako dere. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. It is the Iglesia Katolika Apostolika Romana sa ilang Biblia. Deception! Mateo 16:18, klaro kayo ang papel, di ba ko? Yan yun. I will say to the Lord, upon this rock, I will build my holy Catholic Apostolic Church. Di ba ko? Dire. Yan, dire. I will build my church. Bilis na, dibutangan ng Roman Catholic Apostolic Church. Deception! Oh, di ba?
Pastor Talibong, isa kang mandarabong, mandarayan na pastor. Oh, di ba? Imagine mo, pinalitan yung nasa Biblia. Oh, patay ka ngayon kay Brother Ramil. So guys, matagal na po yung kanilang debate na ito. Kaya ito'y pastor na ito, pag tumira sa Islam ay wagas. Pero hindi niya alam na kanyang ang kanyang buntot ay sobra pong napaka mandaraya yung pastor na talibong na to. Oh, di ba? Oh, anong ibig sabihin yan? Pastor mandaraya. Imagine mo palitan, di ba? Sa Biblia, sa kasulatan, kahit anong klaseng kasulatan ay mahigpit na ipinagbawal po, bawal dagdagan kahit isang titik man o isang litra ay hindi po talaga pwedeng dagdagan o bawasan yan. So ikaw, anong ginawa mo? Binawasan mo pa at dinagdagan mo pa, double blade ka, ha? Akala mo hindi namin alam yung ano mo, yung diskarte mo kay Mr. Tample Boy Pastor Talbong. Nakakatawa ka talaga, Pastor, kung titirain mo yung kapatid namin na si Ruben Padilla. Tapos sa ganun-ganun mo lang, hindi pa yan siya patas, bill pa yan, pagdipatin pa yan sa Senado, ano ka pa? Hello, sinaswerte ka? So ganun na po yun, guys. Eh, hindi po tayo galit sa kanya, pero reaction na videos lang po ito. Pero nasa katotohanan po tayo. Siya ay isang napakasinungaling, napakamandarabong, at isa rin siyang mandaraya na pastor. Kita ninyo yun, yung debate nila ni kapatid na Caramel. Nakakatawa, pinagtawanan ng mga tao niya. Diba? Once again, mga kabangsamuro, dapat pag-aaralan din natin ng konti yung ating hindi lang konti yung ating religion, para hindi po tayo mag-ignorante. Once again, salamat po. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah bless you. Sukran and wassalam.